Ang Walang Kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 261, Makajos na Guru ng Armas. Sa araw na iyon, isang bisita ang dumating sa World Clan, at dinala siya ng matandang lalaki ng World Clan upang makita si Lin Fang. Ang binatang iyon ay nakasuot ng malinis na puting damit na may mga komplikadong pattern na tila mga constellation. Ang kanyang chi ay ginawa siyang pambihira. Nabalitaan ko na si Damon ay nagtatay ng mga saint mula sa Fire Shrine kamakailan. You must be Damon. Tumiti ang binata kay Lin Fang, nang hindi na hinintay na ipakilala sila ng matanda. Mukha siyang respetadong scholar. Hindi ako nakapatay ng mga saint. Nagawa ko lang pumatay ng ilang tao na katatapos lang maging mga saint, at hindi ito madali. Sino ka? Tanong ni Lin Fang. Napaka-curious niya. Sa likod ng binatang iyon ay ang ilan sa mga saint mula sa World Clan na tumulong sa kanya na patayin ang natitirang mga saint ng Fire Shrine. Tila nila respeto nila ng husto ang binata, na lalong nagpa-curious kay Lin Fang. Damon, nagtagal ka na sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, malamang narinig mo na ang tungkol sa kanyang kabanalan autian. Tumiti ang matandang lalaki ng World Clan. Nagulat si Lin Fang. Marami na siyang nabasang libro sa Fortune Shrine, at halatang nabasa niya ang tungkol sa kanyang kabanalan autian. Naabot na talaga ng taong ito ang pinakatuktok ng cultivation. Siya ay talagang walang katulad na saint, isang hari ng mga hari, isang pantas ng mga pantas. Ngunit hindi niya gusto ang yaman at katanyagan, at bihira siyang lumitaw sa kontinente ng siyam na ulap. Kung gusto niya, madali siyang makakagawa ng shrine. At ang kanyang kabanalan autian ay may palayaw. The Godly Weapon Master. Siya lang ang nag-iisang tao sa buong mundo na tinawag niyan. Siya ang pinakamahusay na gumagawa ng armas sa mundo. Ang makajos na armas master. Bulong ni Lin Fang, nakatingin sa matanda. Sa katunayan, ang kanyang kabanalan autian, ang makajos na guru ng armas. Ang matandang lalaki ay nagninangning. Sinabi ng binata kay Lin Fang. May tatlong pangunahing disipulo si Master Autian. Lahat sila ay gumagawa ng armas at talagang magaling sila dito. Maaari silang gumawa ng hindi ka panipaniwala at makapangyarihang mataas na antas ng Saints Weapons. Ang binatang ito ay alagad ni Weapon Master Kong, si Huayi. Ang Weapon Master Kong ay isa sa tatlong disipulo ni Master Autian. Weapon Master Kong, narinig na ni Lin Fang ang pangalang iyon noon. Si Kong ay may lubos na advance na kaalaman sa walang laman na lakas ng espasyo. Maaari siyang gumawa ng hindi ka panipaniwalang Saints Weapons gamit ang walang laman na lakas ng espasyo. Ang kanyang kabanalan autian ng makajos na guro ng armas ay halos itinuturing na isang Diyos, at natanggap ng kanyang mga alagad ang lahat ng kanyang mga turo. Hindi rin sila madalas lumitaw sa labas ng mundo. Lahat sila ay may hindi ka panipaniwalang prestihiyo at impluensya, at madaling lumikha ng isang maimpluensyang grupo. Ngunit ayaw ng Godly Weapon Master. Mas pinili niyang tumutok sa mga armas. Nais niyang lampasan ang kanyang sarili sa lahat ng oras, at lumikha ng mas makapangyarihang mga armas. Nagulat si Lin Fang. Anong ginagawa ng binata dito? Kung nandito siya sa World Clan ngayon, isang bagay ang napatunayan nito. Ang World Clan ay hindi pa talaga nawala, ang kanilang mga miyembro ay naglalakbay lang sa mundo na may iba't ibang pagkakakilanlan, hindi bilang mga miyembro ng World Clan. Narinig ko ang magagandang bagay tungkol sa makajos na armas master. Kung may pagkakataon ako, gusto ko siyang makilala ng personal. Sabi ni Lin Fang, ipahayag ang kanyang paggalang. Ngunit umiling si Huayi at ngumiti ng pilit. Para sabihin sa inyo ang totoo, kahit ako, bilang isa sa mga alagad ng kanyang mga alagad, minsan ko lang siya nakita. Halos imposible na makita siya. Nais ng makajos na armas na guro na gumawa ng pinakamalakas na sandata sa mundo, kaya siya ay palaging nangangailangan ng pinakamahusay na mga materyales sa mundo at patuloy na naglalakbay. Ang makita siya ay hindi madali. Sabi ng Saint of the World Clan. Inutusan ni Weapon Master Kong si Huayi na pumunta sa World Clan para magdala sa atin ng mga armas. Isa na itong hindi ka panipaniwalang karangalan. Masyado kang magalang. At ginagawa ko lang ang hinihiling sa akin ng aking amo. Mahinahong sagot ni Huayi. Kahit na siya ay isang saint at may pambihirang katayuan sa lipunan, hindi man lang siya mapagmataas at mayabang, bagkus ay magaan. Ang makajos na guro ng armas at lahat ng kanyang mga disipulo ay lubos na maaasahan, alam ng lahat iyan. Sabi ng Saint of the World Clan. Iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagkaroon ng napakaraming prestihiyo at impluensya, dahil maraming tao ang nag-order sa kanila ng Saints Weapons. Ito ay kapwa kapakipakinabang. Kapag nagne-negosyo, mahalaga ang pagiging maaasahan. Sa makatuwid, kahit na ang mga pinakatalentadong tao sa mundo ay madalas na nagbibigay sa Godly Weapon Master ng kanilang pinakamahusay na materyales bilang mga regalo. Bilang kapalit, gumawa siya ng mga sandata para sa kanila. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanyang pagiging matako o anumang bagay. Halika, sabay tayong maglakad at magkwentuhan. Ang grupo ng mga tao ay nagsimulang maglibot sa World Clan. Sinabi ni Huayi kay Lin Fang. Damon, narinig ko na noong pinatay mo ang Saints of the Fire Shrine, gumamit ka ng ilang hindi ka panipaniwalang deployment spell. Dapat ay isa ka ng mahusay na deployment master. Maraming napakalakas na cultivator sa mundo, ngunit kakaunti ang great deployment masters, at kailangan ng mga deployment spell para makagawa ng mga armas.
Sigurado akong makakagawa ka ng magagandang armas. Hindi ako gumagawa ng armas. Kung susubukan ko, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa aking kultibasyon. Sabi ni Lin Feng. Sa unang pagkakataon na nakilala ko ang guro ng aking guro, sinabi niya na sa landas ng paglilinang, ang lahat ay may parehong ugat, at kung maaari kang bumalik sa pinagmulan, pagkatapos ay magagawa mo ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi ako sapat na matalino. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Walang sino man ang makakalaban sa makajos na armas master sa mundo. Siya ay isang walang katulad na magsasaka, at hindi ka panipaniwalang malakas. Buntong hininga ng saint ng World Clan. Sa kasamaang palad, hindi ako sapat na talento. Siguro. Nakangiting sabi ni Huayi. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang lupa, na parabang isang hindi ka panipaniwalang lakas ang sumisira sa kalangitan. Itinaas ng mga saint ng World Clan ang kanilang mga ulo, hindi man lang nagulat. Ang mga miyembro ng Fire Shrine ay mas mabilis kaysa sa naisip namin. Fire Shrine. Ulit ni Lin Feng. Ang World Clan ay may hindi ka panipaniwalang kakayahan sa pagtatago, paano tayo nahanap ng Fire Shrine? Kung ayaw nating mahanap nila tayo, natural na mas maganda tayong nagtago. Sabi ng Saint, nakangiting makahulugan. Nagulat si Lin Feng. Sinadya iyon ng World Clan. Terena, ito ay perpektong timing pa rin. Ang mga sandata ng Saint na si Huayi na dinala sa atin ngayon ay eksaktong hula sa pagdating ng Fire Shrine. Susubukan natin sila. Sabi ng Saint of the World Clan. Tumitaw ang mga bitak sa kalangitan. Isang grupo ng mga tao ang dumaan at nakarating sa maulap at maulap na mundo ng mga bundok. Ang Saints of the Fire Shrine ay naglabas ng nakakatakot na chi, isa sa kanila ang kitang-kita. Para bang kaya niyang sunugin ang buong mundo sa loob ng ilang segundo gamit ang kapangyarihan ng kanyang isip. Nagulat ang mga miyembro ng Fire Shrine nang makitang mayroong isang Saint of the World Clan sa harapan nila, mukhang medyo kalmado. May hawak siyang empty space picture scroll. Tila ang empty space picture scroll ay naglalaman ng isang mundo na may mga bundok at ilog sa loob. Ang pinakanakakagulat ay mayroong isang malakas na magsasaka sa loob, sinusubukang sirain ang mundong iyon. Anong klaseng armas yan? Malamig na tanong ng isang malakas na nagsasaka ng Fire Shrine. Gusto mong tingnan? Tumiti ang Saint of the World Clan. Naglabas siya ng mga ilaw sa mundo na nakapalibot sa kanya. Agad siyang naglaho, nang lumitaw ang mga bundok at ilog at naging mundo. Bumalik. Paputok na sigaw ng mga nanghihimasok. Gayunpaman, ang Saint of the World Clan ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok at nagtanong. Saan mo gustong pumunta? Ang lugar ay natapos na maging isang mundo, at ang lakas ng mundo ay mabilis na kumalat. Ang mundo ay naging isang napakalaking black hole. Ang malalakas na magsasaka ng Fire Shrine ay patuloy na tumatakas, ngunit kahit na sa kanilang bilis, hindi sila makatakas, maaari lamang silang tumapak sa kalawakan. Pumasok ka. Malamig na sabi ng Saint of the World Clan. Pinalibutan ng mga ilaw ng mundo ang magsasaka na iyon, nagpupumilit siyang makatakas, ngunit nasa scroll na iyon ng larawan. Hindi niya alam na nasa loob na siya ng nakakatakot na Saint's weapon na iyon. Terena, sabi ng ibang miyembro ng Fire Shrine. Naglabas silang lahat ng mga bowl ang apoy. Simula nung pumunta ka dito, bakit mo gustong umalis? Tanong ng Saint of the World Clan na may malamig na ngiti. Ang mundo ay nakaunat sa kalangitan at lumipat patungo sa kanila ng mas mabilis kaysa sa maaari nilang tumakbo. Ang malalakas na magsasaka ng Fire Shrine ay humahatak ng mahabang mukha. Napakalakas na ng World Clan, at mayroon silang nakakatakot na Saint's weapons, nakakatakot. Sa isip ng Saint, nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo habang naglalabas ng lakas ng apoy sa paligid niya. Ang kanyang apoy ay itim at nagnangalit sa malayo, at sa wakas ay nagawa niyang makawala sa mga ilaw ng mundo. Ang iba ay gustong tumakas, ngunit ang Saint of the World Clan ay hindi sila pakakawalan, dahil ang kanyang kamay ay bumaba mula sa langit. Isa siyang Saint, napakalakas niya, walang nagawa ang mga nanghihimasok kundi ang bumitaw at hayaan ang kanilang mga sarili na maabsorb sa mundo ng Saint's weapon. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2362, tatlong dakilang disipolo. Dumating na ang mga miyembro ng Fire Shrine at muli, ito ay isang trahedya para sa kanila. Isang tao lang ang nakatakas, isang napakalakas na mataas na antas na saint. Ang isang paglabag ay dahan-dahang lumitaw sa mundo sa kanyang harapan at ang Saint of the Fire Shrine ay hindi nang ahas na lumapit. Patuloy siyang nagpakawala ng lakas ng apoy. Nakakatakot ang Saint's weapon. Nakatitig siya sa mundo, nakakatakot ang Saint's weapon na iyon, lalo na kapag ginamit ng isang mataas na antas na saint ang buong kapangyarihan nito. Natalo na naman ang Fire Shrine. Ang kanilang mga pagkatalo ay lalong nagiging trahedya. Hindi maraming tao mula sa Fire Shrine ang maaaring makipagkompetensya sa isang nakakatakot na kaaway. At saka, siya ba ang pinakamalakas na cultivator ng World Clan? Matagal nang nawala ang World Clan, paano sila naging malakas? Anong balak mong gawin sa kanila? Tanong ng Saint ng Fire Shrine, na nakatingin sa sandata. Umaatake pa rin ang mga Saint, hindi nila alam na nasa ibang mundo sila. Kaya, sa pagkakataong ito, gusto ko lang sabihin sa Fire Shrine na kahit na malakas ka at itinuturing na napakalakas, patuloy mong pinupukaw ang World Clan. Hindi mo kami nirerespeto, hinahamak mo pa kami.
Pero, kaya mo ba kaming sirain? Mahinahon ang saint ng World Clan. Ang iyong shrine ay nawalan ng ilang mga saint, nawalan ka ng mukha, hindi mo ito makakalimutan, kaya ngayon gusto mo kaming sirain. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung patuloy na sinusubukan ng Fire Shrine na sirain ang World Clan, magdadala lamang sila ng kanilang sariling pagkawasak. Ibabalik ko ang mga taong iyon, ngunit sana sa hinaharap, maalala mo iyon. Ikinaway ng Saint of the World Clan ang kanyang kamay at bigla niyang itinaboy ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine na natigil sa mundo ng sandata. Natigilan silang lahat, ngunit pagkalabas na paglabas nila, nagpakawala sila ng isang nakakatakot na apoy, na nagpapula sa kalangitan. Tumigil ka, malakas na sigaw ng high level na saint. Sinulyapan niya ang mga ito at sinabi, walang hiya kayo, balik na tayo. Ang lahat ng mga saint ay naghila ng mahabang mukha. Lahat sila ay hindi kapanipaniwalang mga saint, pinahiya lang sila ng World Clan at nahuli sila. Ngayon, kailangan nilang maunawaan na kung ipagpapatuloy nila ang pagudyok sa World Clan, lalala ang mga bagay. Sana magkita tayong muli, sabi ng mataas na antas na saint ng World Clan. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas, at ang mga Fire Shriner ay tumalikod at umalis. Pinagmasdan ni Lin Fang ang lahat ng iyon, ilang sandali lang ang lumipas. Sa mga saint ng World Clan na nasa tabi niya, ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at ngumiti. Guro, patuloy pa ba tayong guluhin ng Fire Shrine pagkatapos ng nangyari ngayon? Hindi ko alam, sabi ng saint, umiling-iling. Gayunpaman, kumbinsido ako na maliban kung alam nila kung gaano talaga kalakas ang World Clan, hindi nila susubukan ang anumang mapanganib. Dalawang beses na silang natalo, hindi sila talo ng tatlong beses. Talaga, hindi nila tayo madaling masaktan, sa palagay ko. Umaasa kami sa Saints Weapons sa pagkakataong ito. Huayi, pakisabi kay Weapon Master kung nalubos kaming nagpapasalamat. Sabi ng Saint, na nakangiti kay Huayi, siya ay lubos na nasisiyahan sa Saint Weapon na iyon. Ginamit namin ang iyong kaluluwa at sigla sa paggawa ng armas na iyon, kaya ito ay perpekto para sa iyo. Bukod, gumamit ka rin ng World Dao, kaya ang mga epekto ay perpekto. Anyways, hindi mo na kailangang banggitin pa. Magiliw na tugon ni Huayi. Haha, sige, salamat. Sabihin mo rin sa kanya na kapag gumawa siya ng espada, personal kaming lalapit bilang tanda ng pasasalamat, hindi mo na kailangan na lumapit sa amin. Ayos lang, ayaw niya ng agitation, mas gusto niya ang tranquility. Sasabihin ko sa iyo kapag natapos na tayo. Sabi ni Huayi, hindi, hindi. Ang Weapon Master Bing ay isang perfectionist. Mga sandata lamang ang makapagpapasaya sa kanya. Naalala ko last time, nung nagpunta kami ng teacher mo sa kaibigan niya, naghintay ako doon ng 6 na buwan bago niya ako kinausap, masyado siyang abala sa paggawa ng armas. Sabi ng High Level Saint of the World Clan. Naunawaan ang lahat na hinahangaan niya si Weapon Master Bing. Alam mo kung paano siya. Ang aking guro ay pareho. Naiinis ba ang guro ko? Sabi ni Huayi, tumisi ang saint. Talaga, matagal nang galit ang guro mo. Haha, binanggit ito ng aking guro ilang araw na ang nakalipas sa harap ng kanyang kaibigan. Sabi ni Huayi, umiling-iling. Sige, okay na kami ngayon. Babalik ako at sasabihin ko sa aking guro ang lahat. Dapat kang manatili sa World Clan sa loob ng ilang araw, masaya kaming kasama ka. Ayos lang, hindi ko alam kung anong uri ng schedule ang inihanda ng aking guro para sa akin, kaya minabuti kong bumalik. Panunumbat ni Huayi, sige, sa susunod. Magalang na pag-amin ng Saint of the World Clan. Oo, magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Sabi ni Huayi sabay kaway. Tumiti siya kay Lin Fang at sinabi, Brother Damon, kapag ginawa ng kasamahan ng aking guro ang armas, darating ka rin. Kung kaya ko, gagawin ko. Sang-ayon ni Lin Fang. Bumangon si Huayi sa hangin alis. Ang mataas na antas na saint ay pinanood siyang umalis at bamulong. Ang mga Grand Disciples ng Godly Weapon Master ay napakalaya at walang pigil. Guro, gagawa ba si Weapon Master Bing ng mga armas sa harap ng lahat? Tanong ni Lin Fang. Iyon lang ang narinig niya. Si Weapon Master Bing ay isa sa mga disipulo ng Godly Weapon Master, at kung gagawa siya ng mga armas sa publiko, maraming tao ang gustong dumalo. Si Weapon Master Bing ang pinakamahina sa tatlong disipulo, ngunit siya rin ang pinakamaasikaso. Puro armas lang ang iniisip niya sa buhay. Siya ay napaka-focus at metikuloso, isang perfectionist. Mas gusto niyang gumawa ng mga espada, sibat, at halberds higit sa lahat, matatalas na sandata. Si Weapon Master kung ang pangalawang elder, kinokontrol niya ang walang laman na space energy, napakalakas niya. Ang pangatlo ay si Weapon Master Ling, pinili niya ang landas ng espiritualidad. Siya ang pinaka-talented sa kanilang tatlo. Noong una, gusto lang ng Godly Weapon Master ng dalawang disciples, ngunit pagkatapos na ma-recruit si Weapon Master Bing at Weapon Master Kong, napagtanto niya na ang Weapon Master Ling ay sobrang galing, kaya ni-recruit niya rin siya. Sa tuktok ng hierarchy, hindi lihim na gagawa siya ng mga armas sa publiko. Ang mga tao mula sa mas mababang antas ng lipunan ay hindi malalaman ang tungkol dito, bagaman. Tumanggaw si Lin Fang. Narinig din niya ang tungkol sa tatlong alagad. Si Weapon Master Bing ay isang nakakabaliw na gumagawa ng armas, talaga. Ang kanyang mga sibat ay napaka-tawless at mabilis.
Isa siyang perfectionist, at hindi siya makatiis kung may isang kapintasan ang kanyang mga sandata. Maraming tao ang kailangang maging perfectionist para maabot ang mga ganoong antas. Medyo nagulat ako, isip ni Lin Fang. Hindi niya alam ang tungkol dito dahil hindi naman siya mataas sa katayuan sa lipunan. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito sa kontinente ng siyam na ulap. May kanya-kanyang dahilan siya. Titingnan natin. Sa mundo, maraming malalakas na magsasaka, at hindi lang mga kalaban, may mga kaibigan din, kaya medyo napapadali ang buhay. Sabi ng mataas na antas na saint kay Lin Fang. Sa katunayan, si Lin Fang ay may ipinagbabawal na katawan, hindi malalaman ng mga shrine ang tungkol doon. Kahit na ang mga shrine ay may napakataas na katayuan sa lipunan sa mundong ito, hindi ito nangangahulugan na sila ay walang talo at nagagawa nila ang anumang gusto nila. Maingat din sila. Mayroong ilang mga tao na hindi nila manggahas na masaktan. Kung maaari kang magpakita sa publiko kasama ang mga taong hindi nangangahas na saktan ng mga shrine, kung gayon hindi rin sila mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo. Naiintindihan ko, tumanggaw si Lin Fang. Itinuro sa kanya ng saint ang mga social code ng pinakamataas na bahagi ng lipunan, at ang Godly Weapon Master ay malamang na isang taong kinatatakutan ng lahat ng shrines. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2363, Provocation. Gaya ng inaasahan ng World Clan, tumahimik ang Fire Shrine. Ang iba't ibang grupo ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds sa wakas ay napagtanto na ang World Clan ay tunay na bumangon muli. Ilang beses na silang nag-away, at namangha ang lahat. Ngunit na natiling walang malasakit ang World Clan, na parang normal lang ang kanilang mga nagawa. Dalawang tao ang umalis sa World Clan at naglakbay sa silangan. Sa silangang bahagi ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, mayroong isang lungsod na tinatawag na Qingming City. Nag-iisa itong nakatayo sa isang walang hangganang lugar, at kahit na napakalaki ng kanilang teritoryo, walang gaanong tao doon, at kakaunti ang naglakbay doon. Gayunpaman, maraming malalakas na cultivator ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ang humanga sa lungsod dahil mayroong isang napakatanyag na tao doon. Weapon Master Bing, ang alagad ng Godly Weapon Master. Ang Weapon Master Bing ay ang simbolo ng lungsod na iyon. Maraming tao ang naglalakbay sa Qingming City, lahat sila ay napakalakas at pambihira. Gusto nilang makitang gawa ng Weapon Master Bing ang Saint Sense. Kapag ang mga ordinaryong gumagawa ng armas ay gumawa ng mga armas, ang mga tao ay hindi interesadong manood, ngunit si Weapon Master Bing ay ang alagad ng Godly Weapon Master. Sikat na sikat siya. Nakagawa siya ng ilang sikat na sandata. Supreme Apexa, Kasyapa, Celestial Mithia, at iba pa. Lahat sila ay sikat at nakakatakot na mga magsasaka ang humawak sa kanila. Siya ay isang tunay na maalamat na gumagawa ng armas. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, maraming mataas na antas na mga saint ang nag-order ng mga armas mula sa kanya. Ang tatlong alagad ng Godly Weapon Master ay pawang mga dalubhasa sa kanilang larangan, sa pinakatuktok. Nagkaroon ng dimly discernible chi sa isa sa mga distrito ng Qingming City. Maraming restaurant, tea house, at bar dito, gayunpaman, napakatahimik. Ang lugar na ito ay malapit sa teritoryo ng Weapon Master B. Si Lin Fang ay nakaupo sa isang tea house kasama ang mataas na antas na Saint of the World Clan, si Guzu. Tanging sina Guzu at Lin Fang lamang ang nagmula sa World Clan. Lamingga-lingga si Lin Fang sa paligid, napansin na lahat ng tao sa paligid ay mukhang pambihira. Ang mga taong iyon ay karaniwang hindi kailanman lumitaw sa labas ng mundo. Kapag nakikita sila, hindi malalaman kung sino sila, ngunit kapag narinig ang kanilang mga pangalan, alam ng isa. Halimbawa, si Guzu, hindi siya kilala sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, talagang sikat siya. Maraming tao ang nakarinig tungkol kay Mr. Guzuzu, ngunit kakaunti ang nakakita sa kanya. Matagal nang sikat si Guzu sa kontinente ng siyam na ulap, ngunit dahil matagal na siyang hindi nagpakita, hindi na siya nakilala ng maraming tao. Kahit na noong nakipaglaban siya sa malalakas na cultivator ng Fire Shrine, hindi siya nakilala ng mga ito. Brother Gu, may tumawag. Tumingon sina Lin Fang at Guzu at nakita ang ilang tao. Ang pinuno ng grupo ay nakasuot ng robe na katulad ng suot ni Huayi noong binisita niya sila. Sa tabi niya ay isang cultivator ng espada, at naroon din si Huayi. Brother Kong, tugon ni Guzu, tumayo at nakangiti. Ito ang Weapon Master Kong, ang pangalawang disipulo ng Godly Weapon Master. Sa di kalayuan, maraming tao ang naglagay ng kanilang mga tasa ng tsaa at tumayo bilang tanda ng paggalang. Hindi kailangang maging magalang, lahat. Dumating din ako para manood ng kapwa ko disipulo ngayon. Mag-ayos ka, sabi ni Weapon Master Kong sa mga tao. Ang makita ang Weapon Master Bing at Weapon Master Kong ngayon ay isang hindi kapanipani walang karangalan. Nagsalita ang isang tao, ngumiti bago umupo muli. Si Lin Fang ang may pinakamalaking ngiti nang makita niya ang karamihan. Ang gumagawa ng armas na ito ay hindi kapanipaniwala. Umupo si Weapon Master Kong sa tabi ni Guzu at ngumiti. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang gawin nito, kung bakit niya inanyayahan ang mga tao na pumunta at manood. Dapat may ideya si Weapon Master Bing. Tumiti si Guzu. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa cultivator ng espada sa tabi ng Weapon Master Kong. Tumiti siya at sinabing,
Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na disipulo ni Master Kasyapa. Talaga, ang kani Kasyapa. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol kay Brother Tian Ruo, bihira siyang lumitaw sa labas ng mundo. Pagkumpirma ni Weapon Master Kong, si Lin Feng ay namangha. Ang sword cultivator na iyon ay napakabata pa, at tinawag siyang kapatid ni Weapon Master Kong. Nangangahulugan ito na mayroon siyang katayuan sa lipunan na katumbas ng kay Guzu. Siyempre, siya ay mukhang bata, ngunit siya ay maaaring libu-libong taong gulang. Kasyapa, espada ni Kasyapa. Biglang naalala ni Lin Feng ang sinaunang labi sa Chi Tian Holy Town. Natagpuan niya si Qin Shan doon noon. Master Tian Ruo, narinig ko na ang espada ng Kasyapa sa Dark Clouds, may kaugnayan ba ito sa iyo? Tanong ni Lin Feng. Na-curious siya. Iyan ang aking nakatatandang kapwa-disipulo. Hindi ko pa siya nakita, ngunit sinabi ng aming guro na siya ay hindi ka panipaniwala, isang napakahusay na magsasaka ng espada. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawa ang mga bagay ng maayos. Umalis siya, gusto niyang gumawa ng sarili niyang grupo, at sa huli, namatay siya sa ibang bansa. Nang marinig ni Lin Feng ang tugon na iyon, siya ay namangha. Nangangahulugan nito na ang tunay na Kasyapa ay ang kanilang guro at napakatanda na, nangangahulugan din ito na matagal na siyang kilala ni Weapon Master Bing mula nang gumawa siya ng espada para sa kanya. Nangangahulugan din ito na ang Weapon Master Bing ay napakatanda na, ang iyong guro, si Old Master Kasyapa ay hindi nagpadala ng sinuman upang imbestigahan ang kanyang pagkamatay. Tanong ni Lin Feng, bakit siya? Ang lahat ay maaaring pumili ng kanilang sariling landas, kailangan lang nilang pasanin ang mga responsibilidad. Sagot ni Tian Ruo Jian. Napabuntong hininga si Lin Feng. Sa ganitong mga antas ng paglilinang, ang mga tao ay naiiba. Gaano kasigla? Napakaraming malalakas na magsasaka, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Natigilan si Lin Feng, dahan-dahan siyang lumingon at sumimangot. Ilang tao na ang dumating, isa sa kanila ay isang binata na mukhang magiting at magiting. Pambihira ang kanyang chi, Zhe Tian. Si Lin Feng ay namangha. Nandoon si Zhe Tian sa Qingming City. Nandoon siya para manood ng Weapon Master Bing. Ang maliit na batang iyon ay nagiging hindi kapanipaniwalang malakas. Isa na siyang Saint Emperor. Wow, naisip ni Lin Feng. Siya ay nasiyahan, bagaman. Si Zhe Tian ay umuunlad ng mas mabilis kaysa sa kanya. Tumingin si Lin Feng sa mga tao sa tabi ni Zhe Tian. Lahat sila ay mga saint, ngunit hindi alam ni Lin Feng kung saan sila nanggaling at kung bakit kasama nila si Zhe Tian. Siyempre, Little Brother Zhe Tian, ang Weapon Master Bing ay ang alagad ng Godly Weapon Master. Siya ay isang simbolo sa mundong ito. Bihira ang mga pagkakataong makita sila sa trabaho. Nakangiting sabi ng katabi ni Zhe Tian. Talaga, sabi ni Zhe Tian. Mukha siyang masaya. Napakasarap maranasan ang mga ganitong bagay. Hanap tayo ng mauupuan. Sabi ng malakas na magsasaka sa tabi ni Zhe Tian. Pumunta sila sa isang mesa, uupo na sana sila ng may agresibong nagsabi. Pwedeng pumunta dito ang mga saint, dapat mangasar ang mga hindi pa saint. Wala tayong unlimited seats. Tumingin si Zhe Tian sa kanya at ngumiti. Matagal na siyang naglalakbay nitong mga taon at marami siyang pinagdaanan, hindi siya madaling magalit tulad ng mga araw, lalo na sa teritoryo ni Weapon Master Bing. Pumunta ako dahil hinahangaan ko si Weapon Master Bing. Dumating ako kasama ang ilang mga masters. Kung may ibang lugar na mauupuan ko, pupunta ako at uupo doon. Sagot ni Zhe Tian na hindi mayabang o mapagkumbaba. Sabi ko mangasar ka, biglang sabi nung taong yun. Nakakatakot ang chi ng saint. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Kailangan kontrolin ang mga saint, kakaunti ang mga taong ganyan. Bakit niya pinukaw si Zhe Tian? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2364, pahayag. Ang katabi ni Zhe Tian ay malamig na umungol at sinabi, Kamahalan, medyo malayo ang mararating mo, hindi mo ito teritoryo dito. Ayusin mo ang iyong mga salita. Malamig na sabi ng taong iyon. Ang lakas ng isang nakakatakot na saint ang nagpahirap kay Zhe Tian, kaya napaungol siya. Pinakawalan niya ang chi para protektahan ang sarili, isang golden armor ang lumilitaw sa paligid niya. Ang saint na iyon ay naglabas ng walang laman na lakas ng espasyo upang palibutan si Zhe Tian. Si Zhe Tian ay natulala, ang lakas ay naalis siya ng napakabilis. Ang dalawang saint kasama si Zhe Tian ay tumalikod at nagsabi, Zhe Tian, dahil hindi kanila tinatanggap, maaari kang umalis. Sige, sabi ni Lin Zhe Tian na tumatango. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Siya ay hindi sapat na malakas na naruroon, at alam niya ito. Pumunta ka, sabi ng taong iyon, binitawan ang Celestial Dao, isang kamay na bumababa mula sa langit. Hinatak ni Zhe Tian ang mahabang mukha. Hindi niya akalain na isang saint ang mambubuli sa kanya ng ganito. Pinagsama-sama ni Zhe Tian ang cosmic energies at isang nakasisilaw na purong liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay at gumuhit sa kalangitan, na nagtapos sa isang pagsab. Ang dambuhalang walang laman na kamay sa espasyo ay nabasag at dinomba si Zhe Tian. Bumagsak siya sa lupa at umubo ng dugo, ngunit nanatili pa rin siyang nakatayo. Siya ay isa lamang Celestial Emperor, ngunit mayroon siyang isang partikular na lakas na ginagawa siyang parang isang Saint Emperor. Hindi naman masama, ang binatang iyon.
Bulong ng Weapon Master kong, kahit na akala ko siya ay isang Saint Emperor. Ngunit kahit na hindi, nilabanan niya ang pag-atake ng isang Saint, kahanga-hanga. Talagang kasing lakas siya ng isang Saint Emperor. Tumanggaw si Lin Feng. Hindi siya nakialam dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas ang kanyang anak, ngunit si Zay Tian ay kailangang maging malakas pa rin, siya ay anak ni Lin Feng, kung tutuusin. Sa sandaling iyon, ang Saint na kakalusob lang ay naglakad patungo kay Zay Tian, malamig na nakatingin sa kanya. Itinaas ni Zay Tian ang kanyang ulo at tumingin sa kanya sa malamig na paraan. Teritoryo ni Weapon Master Bing dito, kaya hindi kita mapapatay. Pero dahil naglakaslob kang saktan ako, lampoin ko ang iyong pagtatanim. Malamig na sabi ng lalaki. Tumayo si Lin Feng at naglakad patungo kay Zay Tian, sinulyapan ng dalawang Saint na kasama ni Zay Tian. Kumilos sila na parang walang kinalaman sa kanila ang lahat ng ito, na ikinagalit niya. Dahil alam mong teritoryo ito ni Weapon Master Bing dito, bakit mo pinupukaw ang mga taong walang ginawa sa iyo? Bakit mo gustong pilayin ang kanyang paglilinang? Mahina hong sumingit si Lin Feng. Sinulyapan siya ng Saint at ngumiti ng mapait. Demon mula sa World Clan, lahat ng ito ay walang kinalaman sa iyo. Huwag kang makialam. Sa palagay ko ay hindi Jin Asto ni Weapon Master Bing na naaabala siya. Sabi ni Lin Feng, hindi siya pinansin. Sinasabi ko sa iyo, walang itong kinalaman sa iyo. Inulit ng lalaki. Ang mga mata ni Lin Feng ay biglang naging itim, isang hula ang lumitaw at ang Saint na iyon ay lumitaw sa loob. Mamatay. Sabi ni Lin Feng. Isang mapanirang kamatayan ang Celestial Dawn na lumabas mula sa Cage of Darkness, ang Saint ay biglang nataranta at nataranta. Bakit napaka-agresibo ni Damon? Tinangka siyang patayin ni Damon. Tumigil ka, malamig na sigaw ng ilang tao. Kumikislap ang ilang figure. Napapaligiran ng walang laman na espasyo si Chi kay Lin Feng. Gayunpaman, humakbang si Lin Feng pasulong, lumitaw ang isang itim na puyo ng tubig, tanggayan ng mga alon at dinala ang lahat. Pinasabog ni Lin Feng ang puyo ng tubig at ang mga pagsabog ay nagpaputok sa hangin. Ang Saint sa loob ng hula ay sumabog. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay pinayagang mabuhay. Art. Ang katawan ng Saint na iyon ay madaling nawasak, at siya ay galit na galit. Ngunit mahina hong sinabi ni Lin Feng. Dahil wala kang pakialam sa pag-istorbo sa pagtatanim ni Weapon Master Bing, kumbinsido ako na walang sino man ang tatutol sa akin na makisali. Nakita ni Lin Feng ang ilang mga tao na lumilipat patungo sa kanya, maraming mga Saint ang nakapalibot kay Lin Feng. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Malamig na ngumiti ang mga sumama kay Zay Tian. Ha? Si Lin Feng ay may masamang premonition, narinig niya ang isa sa mga taong nakapaligid sa kanya na nagsabi. Tulad ng inaasahan, tulad ng ama, tulad ng anak. Alam namin ito ng mga miyembro ng Fire Shrine. Si Lin Feng ay namangha. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki. Lin Feng, magaling kang magtago at mabilis kang umunlad. Lin Feng. Maraming tao ang mukhang namangha at nasa sabik. Kahit na ang mga taong iyon ay mga saint, narinig nilang lahat ang tungkol kay Lin Feng, dahil noon, hinahanap siya ng Fire Shrine kung saan-saan dahil hinala ng mga tao na siya ay isang ipinagbabawal na tao. Ngunit sila ay natigilan pa rin. Si Lin Feng ay si Damon mula sa World Clan. Kaya siya ang unang natapos sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds noon. Sa mga ordinaryong tao, mahabang panahon na ang lumipas mula noong tagpuan ng kontinente ng siyam na ulap. Para sa mga saint na ito, parang ilang segundo lang. Ngayon ang taong iyon ay nalampasan na ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Siya ang nakapatay ng mga saint sa Void Phoenix Clan. Nakakatakot. Ama. Tumingin si Zay Tian kay Lin Feng, nagbago ang chi ni Lin Feng, nagbago ang mukha niya nang bumalik siya kay Lin Feng. Nagsanib ang mga shrine upang salakayin si Zay Tian, na nangangahulugang nahulaan na nila ang katotohanan. Sinabi ni Lin Feng kay Zay Tian. Zay Tian, hindi maarok ang isip ng mga tao. Sa hinaharap, mag-ingat bago magtiwala sa mga tao. Naiintindihan ko, ama. Tumanggaw si Zay Tian. Pagkatapos, tumingin siya sa mga taong nakasama niya at sinabi. Kusa kayong lumapit sa akin, para gamitin ako. Sino ka, Empty Space Shrine? Malamig na sabi ng isa sa kanila. Malamig na sinabi ni Zay Tian. Galing ka sa isang shrine at gumagamit ka ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Kung hindi ko siya naging ama, napilayan mo ang aking paglilinang ng walang batayan. Wala ka bang pamilya? Hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa akin. Sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos, tumingin siya kay Guzu at sinabi. Nagkaroon ng koneksyon ng World Clan at Lin Feng. Wala kaming pakialam, handa rin kaming makipagkaibigan sa World Clan at kalimutan ang aming mga tensyon. Gayunpaman, hindi ka maaaring makisali sa mga isyu ng Lin Feng at ng Fire Shrine. Natatakot siya kay Guzu, lalo na't si Weapon Master Kong ay nasa tabi ni Guzu sa sandaling iyon. Tumingin si Guzu kay Weapon Master Kong. Walang pakialam na sinabi ni Weapon Master Kong. Maaari mong gawin ang anumang naisin mo sa labas, ngunit narito ang teritoryo ng paglilinang ng aking kapwa-disipulo, hindi namin kukonsintihin ang gayong pag-uugali dito. Kaya pakiusap huminto sa ngayon. Walang kinalaman sa akin ang ginagawa mo sa labas. Natigilan ang mga miyembro ng shrines. Hindi sila binigyan ni Weapon Master Kong ng anumang puwang para magmanyobra sa pagsasabi niyan. Kailangan nilang huminto ngayon, at bigyan siya ng mukha.
Weapon Master Kung, ang isyo kay Lin Feng ay lubos na mahalaga, mangyaring bigyan kami ng ilang latitude. Sabi ng isang malakas na magsasaka. Sumimangot si Weapon Master Kung at sinabi, hindi mo naintindihan ang sinabi ko, mukhang galit ang taong iyon at sinabi, dahil sa ganoong paraan, titigil muna tayo sa ngayon. Kapag tapos na si Weapon Master Bing sa paggawa ng armas, kami na ang bahala sa kanya. Umalis silang lahat at pumunta sa iba't ibang lugar sa bayan. Hindi nila nilayo na paalisin si Lin Feng, kaya binabantayan nila ang mga labasan. Parehong mamamatay sina Lin Feng at Damon. Sa huli, sila ay isang tao, mas mabuti pa, mas madaling patayin siya. Si Lin Feng at Zhe Tian ay naglakad pabalik sa Weapon Master Kung. Tumanggo si Lin Feng kay Weapon Master Kung at sinabing, maraming salamat, Master. Hindi ko kilala ang maraming tao sa kontinente ng Siyam na Ulap, lalo na ang mga kabataan. Tunit narinig ko ang tungkol kay Lin Feng at Damon. Hindi ko akalain na ikaw ay parehong tao, at ang iyong anak ay nakakagulat na malakas. Baka pareho kayong magiging napakalakas at maimpluwensya sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sabi ni Weapon Master Kung, hindi talaga ako karapat-dapat ng labis na papuri, Guru. Katotohanan lang, sabi ni Weapon Master Kung, umiling-iling. Nagsalita si Tian Rongjian. Talagang posible. Sigurado akong may forbidden body ka ngayon, kaya hindi nakakagulat na lahat ay gustong pumatay sa iyo. Nasa panganib ka, si Tian Rongjian ay diretsyong nagsalita. Talagang nasa panganib si Lin Feng, gusto siyang patayin ng mga shrine. Naiintindihan ko, tumanggo si Lin Feng. Ngayong nakilala na siya ng mga shrine, talagang nasa panganib siya. Kahit sa World Clan, marami siyang kaaway. Dapat kang manatili dito ng ilang sandali. Tumiti si Weapon Master Kung. Nagulat si Lin Feng sa alok. Tiningnan niya ang ngiti ni Weapon Master Kung at tumanggo. Gusto siyang tulungan ni Weapon Master Kung. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2365, pagtitipon ng malalakas na magsasaka. Sina Lin Feng at Weapon Master Kung ay magkasama. Hindi siya maaaring salakayin ng mga shrine, ngunit hindi nila nilayo na hayaan siyang umalis ng buhay. Pambihira ang lahat doon. Alam nila na kung si Lin Feng ay isang forbidden person, maaari siyang magdulot ng banta sa kanila. Siguradong sisirain niya ang ilang shrine. Parami ng parami ang dumating at tahimik na naupo. Nagkwentuhan lang sila. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, isang figure ang lumitaw. Ang mga miyembro ng isang partikular na shrine ay tumayo at tumingin sa taong iyon ng may paggalang. Dahan-dahang lumingon si Weapon Master Kung at tumingin sa taong iyon. Tumingin sa kanila ang taong iyon at ngumiti. Weapon Master Kung, Tian Rongjian, Guzu, Wumi. Mukhang nagulat si Weapon Master Kung at ang iba pa. Personal siyang pinapunta ng Empty Space Shrine. Wuming mula sa Empty Space Shrine. Ulit ng maraming tao sa paligid. Lahat sila ay namangha, tumibok ang kanilang mga puso. Napakaraming napakalakas na tao dito. Si Weapon Master Kung, Wuming, at Tian Rongjian ay napakatanyag sa mga saint. Ang mga taong hindi mga saint ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makita sila. Tumiti si Wuming sa mga taong iyon at tumanggo. Tumingin siya kay Lin Feng at ngumiti ng matalim. Noon, kapag gustong patayin ka ng lahat ng shrine, dapat ginawa na nila. Ang pagsusubok kung determinado ka, kung ikaw ba talaga ang forbidden person, etc. Ang direktang pagpatay sa iyo ay magiging mas madali. Ngayon ay nagiging mas komplikado. Malungkot si Lin Feng. Ang tinutukoy ng lalaking ito ay ang unang pagkakataon na napalibutan nila ang Fortune Shrine. Madali sana siyang napatay ng pinuno ng Fire Shrine noon, ngunit hindi niya nagawa dahil sinabi ng pinuno ng Fortune Shrine na papatayin din niya ang kanilang mga henyo. Kaya, sa sandaling iyon, nagpa siya ang mga shrine na magtatag muna ng isang diskarte. Siyempre, kung alam ng pinuno ng Fire Shrine na magiging napakalakas ni Lin Feng, marami pa sana siyang gagawin para harapin si Lin Feng kanina. Ilalagay na sana niya ang buhay ng mga henyo ng Fire Shrine nang walang pag-aalinlangan na tanggalin si Lin Feng. Ngayon, si Lin Feng ay isang henyo na mahirap alisin. Siya ay isang saint, at nagsimula siyang gumawa ng mga koneksyon sa antas na iyon. Ang mga henyo sa Fire Shrine na maaaring isakripisyo para maalis si Lin Feng ay mas mahina kaysa sa kanya, kaya sulit na isakripisyo nila. Wuming, mas mabuting huwag kang kumilos ng bulag nang hindi nag-iisip. Sabi ni Guzu, ang kanyang figure ay kumikislap, at siya ay nasa harap ni Lin Feng. Nagulat si Lin Feng. Nag-iingat si Guzu, inaasahan niyang may mangyayari. Kung si Wuming ay kasing lakas ni Guzu, madali niyang mapapatay si Lin Feng. Guzu, alam mong gusto ko siyang patayin, at walang makakapigil sa akin na gawin iyon. Malamig at hiwalay na sabi ni Wumi. Muli siyang humakbang pasulong, ngunit sa pagkakataong iyon, biglang pinalibutan siya ng lakas ng espada. Tumingin si Wuming kay Tian Rongjian, na nakaupo pa rin doon. Malamig na sinabi ni Rongjian. Malapit na tayo sa teritoryo ng pagtatanim ng Weapon Master Bing. Ayaw maabala si Weapon Master Bing. Naistorbo siya kanina, hindi na ito mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Ang guro ni Tian Rongjian ay ang matandang kasyapa. Mahusay ang relasyon noon ni Kasyapa at Weapon Master Bing dahil ginawa niya ang mga armas ni Kasyapa. Lumipas ang maraming taon at naging walang katulad na saint si Kasyapa.
Si Weapon Master Bing ay isang high-level na saint at nakatutok sa paggawa ng armas, ngunit kahit na ganoon, si Tian Longjian ay isang high-level na saint at may napakalaking paggalang sa kanya, tinawag pa niya siyang master. Nang sumikat si Weapon Master Bing, marami sa mga taong naroroon dito ay hindi pa ipinanganak, kasama. Ang Weapon Master Bing ay na-stuck sa cultivation level na iyon sa napakatagal na panahon. Tumingin si Wu Ming kay Tian Longjian at naglabas ng enerhiya na pumupuno sa hangin. Ngunit sa parehong oras, ang kanyang mga lakas ay inaapi ng mga lakas ng espada ni Tian Longjian. Naging mapangapi ang kapaligiran. Biglang yumanig ang lupa at napuno ng nakakatakot na layunin ng apoy ang hangin habang bumababa ang isang figure mula sa langit. Qiong Lin. Napatingin ang lahat kay Qiong Lin, galing siya sa Fire Shrine. Noong una, ang mga taong iyon ay dumating para panoorin ang Weapon Master Bing na gumawa ng espada, hindi nila akalain na magbabago ang sitwasyon dahil sa presensya ni Lin Fang. Kahit na alagad ka ni Kasyapa, hindi ka maaaring kumilos ng mayabang sa harap ng mga miyembro ng shrines. Walang pakialam na sabi ni Qiong Lin. Kahit naglalabas siya ng lakas ng apoy, parang yelo ang boses niya. Hindi umimik si Tian Longjian, inilagay niya ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang espada. Ang mga aksyon ay mas mahalaga kaysa sa mga salita. Ang Fire Shrine ay patuloy na kumikilos ng mayabang. May tumawa. Tumitaw ang taong iyon sa kalagitnaan ng hangin. Si Qiong Lin at ang iba ay tila hindi nagulat. Ang manghuhula. Matagal nang nakilala ni Lin Fang ang manghuhula sa maliit na mundo. Ang manghuhula ay nagbigay kay Lin Fang ng impresyon na siya ay misteryoso at hindi maarap. Hindi niya ipinakita kung gaano siya kalakas. Ngunit kung kasing lakas siya ni Guzu at ng iba pa, noon, malamang na mas mabilis siyang nakarating nang hinahabol siya ng Fire Shrine. Gayunpaman, nang makita siya ni Qiong Lin at ng iba pa, napansin ni Lin Fang, mula sa kanilang mga ekspresyon sa mukha, na sila ay napakaingat sa kanyang presensya. Mara Deva, tapos na ba ang iyong tunay na katawan sa pagsasanay sa paglilinang? Hindi ka kwalipikadong tumayo sa harapan ko, mali ba ako? Walang pakialam na sabi ni Qiong Lin. Si Lin Fang ay namangha. Totoong katawan. Nagsagawa rin ba ng clone ng technique ang manghuhula? Palagi bang nakikilala ni Lin Fang ang mga clone ng manghuhula? Ano sa tingin mo, mahinahong tanong ng manghuhula? Kumunat ang noo ni Qiong Lin at tinitigan siya na para bang sinusubukan niyang makita siya. Kawili-wili. Maghintay hanggang matapos ang Weapon Master Bing sa paggawa ng armas. Susuriin natin iyan. Walang pakialam na sabi ni Wu Ming. Muli niyang nilinggan si Lin Fang, na may impresyon na siya ay ilalagay sa isang bakanteng espasyo. Sa katunayan, ang kapaligiran ay naghahati. Ang kanyang katawan ay napupunit na rin. Biglang napuno ng lakas ng espada ang hangin. Teka, nagbibiro lang ako. Sabi ni Wu Ming, humagalpak ng tawa. Pagkatapos, lumingon siya at sinulyapan ang mga miyembro ng Empty Space Shrine. Naglakad siya papunta sa kanila at umupo na parang walang nangyari. Normal na muli ang pakiramdam ni Lin Fang, maliban sa talagang natatakpan na siya ng malamig na pawis. Ang mga mataas na antas na saint ay napakalakas. Tulad ni Guzu, matagal nang naging sikat si Wu Ming. Ang kapangyarihan ni Wu Ming ay disintegrasyon, maaari siyang lumikha ng isa pang espasyo gamit ang walang laman na lakas ng espasyo at gawin ang kalahati ng katawan ng isang tao na lumitaw sa espasyong iyon habang iniiwan ang kabilang bahagi sa kasalukuyang mundo. Sa ganoong paraan, pinaghiwa-hiwalay niya ang mga tao at pinapatay sila. Napakalaking kapangyarihan, naisip ni Lin Fang. Maaaring patayin ni Wu Ming ang mga mababang antas na saint sa isang millisecond gamit ang kapangyarihan ng kanyang isip. Ang mga saint ay makapangyarihang mga magsasaka, ngunit gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa pagitan nila, masyadong. Ang ingay naman. Kapag tapos na ang kapwa ko disipulo sa paggawa ng espada, parang may mga laban. Nakangiting sabi ni Weapon Master Kong. Dalawang high-level na saint mula sa dalawang shrine ang gustong patayin si Lin Fang, at naroon ang ilang tao na nasa panig ni Lin Fang, tulad ni Mara Deva mula sa Fortune Shrine. Mas maraming tao mula sa shrines ang darating. Ito ay talagang isang hindi kapani-paniwalang pagpupulong. Marami ng kaibigan ang narito. Walang pakialam na sabi ni Tian Longjian. Tumiti siya at sinabing, gagawin ni Weapon Master Bing ang isang espada, kahit ang Supreme Animal World ay gustong makita ito. Malaki. Napatingin ang lahat sa malayo nang sabihin niya iyon. May nakita silang dalawang tao. Nakasuot sila ng dragon robe na may pattern ng dragon. Ang mga dragon sa mga pattern ay talagang naglalabas ng usok. Ang kanilang chi ay pambihira at agresibo. Mga tao mula sa Dragon Clan. Bulong ni Weapon Master Kong. Tumiti si Tian Longjian. Dragon Clan at kung hindi ako nagkakamali, Rock Clan. Ang karamihan ay tumingin sa itaas sa langit. May nakasuot ng golden robe, matalas ang ekspresyon. Matalas ang lahat tungkol sa rock na iyon. Isang hari sa gitna ng mga rocks, isang Great Oriental Greenfinch Rock. Gusto nilang gawan sila ng espada ng kapwa ko alagad, ngunit hindi siya pumayag. Walang pakialam na sabi ni Weapon Master B. Namangha si Lin Fang. Gusto ng Great Oriental Greenfinch Rock ng espada. Kawili-wili. Narito si Weapon Master B. Sabi ni Tian Longjian sa sandaling iyon, habang nakatingin sa malayo. May isang matandang puti ang buhok doon, magulo ang buhok. Mukha siyang ordinaryong matanda na hindi nag-aalaga sa sarili.
Mahirap isipin na siya ang Weapon Master Bing, ang gumawa ng espada ni Kasyapa, isang nakakatakot na sans weapon.